sa magandang araw mga ka-printing. Mali, ngayong 2022, totoo nga bang napapanahon ng printing business? Okay, kung ito ay nagtatangka or nagbabalak mag-open ng tarpaulin printing business, totoo po, ngayon po yung panahon. Gaano pang hinihintay mo? Mag-start ka na. Bali, gumawa ako ng listahan kung ano yung talagang mga kailangan mo or pinakamaganda or hindi naman pinakamaganda, yung isa sa pinakamagandang setup na hindi ka masusugatan ng todo pero makakapagsimula ka ng tarpaulin printing business na medyo maganda-ganda na kagad yung setup. At nag-ganda rin ako, inanda ko na rin pati mga presyo para medyo makapag-isip kayo kung talaga bang pwedeng-pwede na kayo magsimula or hindi pa. Meron akong mga, yung mga nakaraang video na ginawa, meron akong video na nilagay, 30 case panimula sa printing business. Kung hindi nyo pa napapanood yun, maganda rin panoorin yung video. Pero yung ngayon, naganda ako ng para sa mga may panimula na. Kung may capital ka na talagang nasa bulsa or meron ka ng panghanda na gusto mo nang pumasok sa printing business, naganda ako ng mga listahan ng mga equipment na kailangan mo para makapagsimula ka ng matinong sa printing business. Isa-isayin natin. Okay. Katulad ng lahat ng traditional na business, yung capex tsaka yung opex hindi nawawala syempre. Yung capital expenditure tsaka yung operational expenditure. Capital expenditure, ito yung mga makina, yung mga PC, yung lahat ng mga kailangan mong bilhin para makapagsimula ka. Ngayon, yung operational expenditure naman, yun naman yung mga pang habang nag-o-operation ka na. So ngayon, ito na. Simula kong ilista lahat-lahat ng mga kailangan mo. Ngayon, kung tarpaulin printing business ang ano mo, syempre maganda kung meron ka ng tarpaulin, makakabili ka rin ng tarpaulin printer. Maraming klase ng tarpaulin printer na ano, pero sa mga nagsisimula, ina-advise ko, huwag masyadong malaki. Depende lang kung talaga naman may customer ka o meron ka na kagad. Pero kung nagsisimula, aminin natin, syempre hindi pa ganun kalaki ang market natin. Pinaka-ideal para sa akin sa mga nagsisimula, huwag naman yung kamahalan. Maraming mga tarpaulin machine na depende lang po sa head ang labanan. Merong mga solvent type at merong eco-solvent. So pag-aaralan po ninyo muna ng stock kung ano po talaga ang mas babagay sa inyo. Ako, i-advise ko sa mga bago, advice man sa sarili ko ng experience, mag-eco-solvent na lang muna kayo. May mga pinakamura ngayon, brand new, nagre-range lang po ng 160K to 180. So pagka DX11 po ang ginamit nyo, ganun lang po yung range ng presyo. Kapag ka naman po DX5 or DX7 na ginamit nyo, maganda kayo ng mga 270K to 300. Pero kung ako tatanungin nyo, personal opinion ko, okay na po yung 160 to 180. DX11 ang gamitin nyo. May mga brand po na gano'n. Halimbawa, katulad itong isang late na binili ko, itong Yinghe. China po siya. Ang brand niya po niya na 160 to 180. Ganun po naglalaro yung... So, depende na lang kung makaka-jackpot kayo sa mabibilan nyo. Ngayon, sa maintenance, huwag po kayo masyadong kabahan dyan. Kasi po, katulad po ng ano, ngayon po talamak naman sa YouTube na kung paano mag-repair. At may mga puro po sa Facebook na nagtutulungan po talaga yung mga merong sari-sariling machine. Ngayon, kung may katanungan kayo about sa ganyan, kahit ako po, personal, tanungin niyo po ako, sa abot na makakaya ko po is, bibigay ko po sa inyo yung may tutulong ko. Okay, so tarpaulin machine, 180K, siyempre kailangan mo ng PC. Kasi yung PC, yun yung magkocontrol sa tarpaulin machine mo. Kung may PC, ako, bumili ako ng, kakabili ko lang nung nakaraan, nabili ko siya ng 12,500.
i5 na po 'yon. Tapos ah, maganda na po siya. Okay naman po na 'yung ano no, specs ng kayang-kaya niya nang i-operate diyan. Ang ginagamit ko lang naman karaniwan is Photoshop, 'yang Plexi para sa cutter-platter ko. So tapos 'yung tarpaulin. Sa akin nga eh, dinowngrade ko pa, ginawa ko pang Windows 7 para nakokontrol ko ng kasi 'yung software na kailangan ko is Windows 7 lang siya supporter. Pagka Windows 10 kasi lagi nag-a-update. Yun ang kalaban natin sa Windows 10. Eh yung ano, nade-detect niya as virus kaya binubura niya ng binubura yung ano. Kaya Windows 7 po ang ginamit ko. Okay, so may PC ka. 12,500 hanggang 15,000 po yung budget yung dapat yun. Camera. Marami po kinagamit nila yung mga point and shoot na camera. Ako po, i-advise ko sa inyo, mag-DSLR na po kayo. Sa base sa experience ko kasi ang DSLR tumatagal po ng halos 10 years na hindi siya nagiging ibig sabihin hindi na pag-iiwanan pa rin yung quality po ng kuha niya. So kung segunda mano ang kukunin nyo, marami kayong makukuwang DSLR na maganda pa sa halagang 15,000, pero maganda pa po siya. Sa pagkuha po ng DSLR, kung natingin naman kayo through internet, pwede nyo tignan po yung shutter count. Isa yan sa mga technique na kung hindi naman techie yung binilan nyo, hindi niya po alam yun eh, makikita nyo to kung gaano kabugbog yung camera. Kung gaano karami lang yung na-feature ng camera. So yun po yung discarte. Tignan nyo po yung shutter count. Nakikita po yan through internet. Ngayon, pagkatapos ng ano, kung meron ka ng camera, kailangan mo rin po siyempre ng printer. Sa printer, sa pagsisimula ng printing business, ang maliit na printer na ina-advise ko po lagi is dalawa. Kumuha kayo ng dalawa. Ano po yung dalawang yun? Isang pigment, isang sublimation. Kasi kung sasabayan nyo rin ng t-shirt printing, pagka po dark transfer o kaya yung ano, pwede nyo gamitin po yung pigment. At the same time, pag nag-ID ka rin, ID picture, BBC, yung mga ganyan, pigment po ang kailangan ninyo. Ngayon yung sublimation part. Yung sublimation printer naman po, karaniwan po yung ginagamit sa mga t-shirt na puti. O kaya sa mga light color na puti. Kasi ang sublimation process, sa process na pag-print ka sa papel or sa ano, ngayon itatransfer mo yun through heat. Iinitan mo siya, didikit po yun sa damit. So yung ink na sublimation, yun po yung kakapit sa damit. Okay, so tungo tayo sa ano pa. Kung may heat press, ang may printer ka na, dalawa, sublimation tsaka pigment, tapos susunod doon, siyempre, kailangan may heat press ka. Yung heat press po, hindi nyo kailangan na masyadong mamahalin kung nagpapasimula kayo. Heat press, yung dati kong heat press na, bili ko lang way back, siguro mga 12 years ago, is 7,000. Ngayon, mga 8,000. Ganda ka ng 8,000. Hindi po siya sobrang ganda, pero okay na po yun sa nagsisimula. Hindi naman kailangan po ng magagandang heat press. Ang kailangan nyo po, nainit yung heat press nyo. Kasi ang trabaho po ng heat press is kuminit. Plancha po yan, malaki. Parang ganun pong madali paliwanag yan. Isang malaking plancha yan. Okay, kung may heat press ka na, kailangan mo rin ng mag press. Mag press, saan po ginagamit? Pagka nag-print kayo ng mga sublimation mag, kailangan may mag press. Kasi pabilog po yung ano nun. So, kailangan talaga mag press. Okay, kung may mag press ka na, may heat press ka, may mag press ka, kailangan mo rin ng laminator. Isa rin yan sa kumikita sa mga printing. Isa rin sa mga kumikita yan, laminator. Kapital ka ng 3 piso, tubo, magiging 20. So, maganda po yan. Maganda rin siya na pang simula. Maganda rin siya na tulong sa income. Laminator. Ngayon, laminator. Tapos, isa rin na maganda magkaroon ka rin ng cutter platter. Cutter platter, marami po naglipa na ng cutter platter. Merong mamahali, katulad ng mga Mimaki, Roland, merong, ano ba tawag ito? Camillo, maraming klase. Ako po, ang binili ko cutter platter po na mura lang is Polaris. Yung Polaris po, kasama na po yung Plexi na software, nakuha ko lang po ng 20,000.
Sa ngayon po, medyo nagkasata, mga 21K. Tupit na po yung, 24 inches na po yun. Ngayon, kung magtatanta kayo ng damit, is sapat na po siya. Ngayon, yung software naman na Flexi, para pwede nyo siyang i-print and cut. I-re-register nyo po siya sa Flexi, then para ma-print nyo sa tarpaulin printer. Ngayon, pwede po siyang diretso cut po yung inyong gawa. So, saka natin pag-usapan yung mga ganong technical na aspect. So, cutter platter. Tapos, siyempre, kung may cutter platter ka, halos kompleto na po yung ano nyo. Siyempre, kailangan meron kang kahit o paano supply. Basta ka ng konting supply. Okay. Supply. Tapos, ngayon, kung wala ka pang pwesto, siyempre, kailangan mo yung panrenta. Tapos, renovation. Tapos, tutorial. Okay. So, isa-isayin natin yung mga pricing. Okay. Tarpaulin machine. 160 to 180. 180 na lang natin i-bracket para ano, kung meron kayong ballpen dyan, pakilista na lang. Tarpaulin machine, 180. PC, 12.5 to hanggang 15K. 15K na ilista nyo para medyo makapamili kayo maganda-ganda. Camera, mag-range din kayo mga 15K. Tapos, printer, dalawang piraso. Siguro, mga around 35,000 to. Okay. Bakit 35,000? Ina-advise ko lagi, at least kung pigment ink po, para mas maganda po, kunin nyo na yung Workhorse 3790. So, gagastos kayo doon ng mga nasa 25K. Kasama po yung conversion. Papag-chipless nyo po yun para mas makakatipid po kayo. About dun sa printer na yun, meron po akong vlog about sa Workhorse 3790. Pwede nyo po panoorin po yun para mas malinawang kayo kung bakit yun yung gift sinasuggest ko. Ngayon, yung isa naman po, pan-sublimation po, kahit bumili na lang po kayo ng mga 3110, wala na pong scanner yon, mumuray lang po yun, pero ink tank na rin po siya. Okay, so mga nag-range lang po yun ng mga nasa 7K. Okay, tapos yung heat press naman po, nasa 8K yung heat press. Mag press po, nasa 2500. Ang laminator naman po is 2K. Tapos yung cutter platter po is nasa 20K. Tapos naman po yung cutter platter 20K to 21. Hanggang 21 yan. Ganun. 20K po. Makukuha nyo ng 20K. Tapos yung supplies po, maghanda po kayo mga at least 10K. Ngayon sa renta po, karaniwan naman po na kung hindi naman masyadong mamahalin yung kukunin nyo, mga 10K ang renta. Kung karaniwan naman yan, hihingi kayo ng 2 months deposit, 1 month advance. So, 30K kagad ang ilalabas nyo. Tapos sa renovation nyo, mga 30K din ang gagastos ninyo. Yung tutorial, optional naman po yan. Kasi pwede naman kayo mag-tutorial through YouTube. O kaya naman, ako, lagi kong ina-advise pa rin. Kung bago kayo magsisimula, kumuha kayo ng talagang may alam at talagang nakapagsimula sa ganito. Bayaran nyo kahit mga 10K, mga ilang araw kayong tutukan, mga 2 days. Hayaan nyo na pong kahit 5. Pikit-patan nyo na yung 10K at may gagayit naman po kayo ng maganda. So, yun po, 10K sa tutorial. So, mga around mga 350K siguro, safe na safe po kayo dun sa ganong ano po, ganong budget. Halos kompleto po kayo. Hindi po kompleto ha, halos kompleto. Magandang panimula po yun. Maraming na kayong pwedeng tirahin na, no? T-shirt printing, tarpaulin printing, sticker printing, kung pwede nyong gawin. Halos lahat na ng ano. Ngayon, magtataka kayo, wala pa akong acrylic cutter. Habang kumikita po unti-unti po talaga po, marami pa po kayong maiisip na dapat po natin idagdag sa printing business. Sa printing business kasi halos hindi po nauubos po yung unlimited po yan at laging pabago ng pabago yung technology. Marami pa po tayong maiisip. Ngayon po nauuso po yung mga direct print sa garment. Marami po na nagsisimula, gusto ko agad gumawa ng gano'n. Nagre-range po siya ng 50,000 hanggang 60,000.
Ang problema po, pagka tinignan nyo po yung mga forum ng ano, at marami po nakaka-experience, napakabilis po mag-clog po ng white, ano, whiting. Kasi malapot po yung ano nun. Kaya po, bago kayo sumalang sa bawat, papasukin nyo na ano, ang pinaka-advisable po is aralin lagi. Kasi mahirap po yung sasalang tayo sa bawat bagay na hindi natin ganong napag-aaralan ng gusto. Ngayon, kung walang ganitong kalaking budget, panoorin niyo po yung isang vlog ko na 30K puna sa tarpaulin printing business. Magkakaroon din po kayo ng malinaw na idea doon na hindi po kailangan talaga ng ganito kalaking budget para makapagsimula ng tarpaulin printing business. Ang number one lang talaga na kailangan natin is knowledge. Bakit? Marami po kasi na printing business na mas established na na tumutulong sa mga bago na nagka-tarpaulin printing business. So, makikipag-usap po kayo sa kanila, makikipartner, makikipagtulungan po sa inyo yung mga yan at bibigyan po kayo ng malaking diskwento. So, minsan nga, mas malaki pa kinikita ng mga jobber, ng mga nagpapatulan ng trabaho. I-outsource nyo po yung job nyo, then mas malaki pa nga minsan ang kinikita nila. Laway lang sila. Pero eto, mas maganda rin yung kahit paano, may knowledge ka lagi sa number one na pag-aralan, Photoshop. Lalo na ako sa printing business kayo papasok. Kasi halos lahat, dyan yung po paggawa ng mga calling card, paggawa ng tarpaulin, pag-design, lahat po. So, yun lang po. Yun yung isang may ano kumon sa inyo. Ngayong 2022 po, napapanahon po ang tarpaulin printing business. Bakit? Election, unang-una. Sa election, katulad ng una ko nasabi, hindi ka halos kikita. Totoo po yun. Kasi nga po, gawa nga ng mga iba na kinakain po nila itong mga maliliit na business. Pero kahit pa paano po, may papasok. Bakit? Sabay-sabay po kasi sila halos mag-ano. Kung papansinin po naman may tarpaulin printing business ngayon na maliliit, halos wala naman nagpapagawa pa. Ibig sabihin, pag open po ng posting yan ngayong February, sabay-sabay po yan, marami po magpapahabol yan. Sabihin, kahit tayong maliliit, kahit pa paano may makukuha tayo. Ngayon, wag nating asahan sila kita. Mas maganda po yung walk-in. Bakit? Gaya nga po na sinabi ko, sanda ang tarpaulin election tarp, katumbas lang yan, anim na walk-in sa amin. Ngayon, kung yung walk-in ang mapapalakas natin, kita po tayo talaga. At pangalawa, kung ngayon tayo magsisimula, unti-unti, kahit paano, meron tayong ginagawa, sa susunod na taon naman po, 2023, barangay election naman po. Pag barangay election po, kikita po tayo niya. Hindi naman po ganun kararami pinapagawa ng mga yan. Kung hindi ganun kararami pinapagawa ng mga yan, kahit po paano, makakapag-presyo tayo sa mga yan. At hindi na para pumunta yan sa mga malalaking supplier. Sino pupuntahan niya? Tayong mga maliliit na tarpaulin printing owner. So pag sa atin nagpagawa yan, makakapag-presyo tayo kahit paano na medyo maganda at kikita po tayo. So, kumbaga ngayon, 2022, hindi man ganun kalaki kitain natin, makakapag-establish tayo ng pangalan. 2023, barangay election, kita po tayo. Ngayon po 2022, katulad nung nasabi ko rin nakaraan, panahon po talaga ngayon ng printing. Bakit? Sa dami na nagsasara pa, ulitin ko, sa dami na nagsasara na business, marami rin pong nabibigyan ng opportunity na makapag-open ng kanilang business. At yung mga nag-o-open po ng business na bago, nangangailangan po yan ng signage. Yung signage making po, napakaganda pong pagkakitaan po. So kung may printing business ka, pwede po natin i-outsource yung pag-assemble ng mga signage. Pwede po tayong tumanggap ng ganun. So maganda pong pagkakitaan yung ganun. Tapos kung unti-unti, lalaki. Actually, marami pa kayong makina na or marami pa kayong equipment na gustong idagdag niya pagka ano, laminator malaki, acrylic cutter, at iba-iba pa, marami pa kayong may isip. So sa ngayon, itong binigay ko sa inyo muna, tarpaulin machine, PC, camera, printer, heat press, itong mag press, laminator, cutter platter, tapos yung supplies, kahit paano, ayan po yung pasimula. Nakakapag-ano sa atin, na unti-unti kaya na natin makapagsimula. So, yun lang po. Kung meron akong dinabanggit na ano, medyo pakicomment na lang. At kung meron kayong gustong talakayin, pag-usapan po natin. Pakicomment na rin lang po natin ano.
Ngayon kung hindi ka pa naka-subscribe at nakatul paki-subscribe na rin. Kung nagustuhan mo naman yung video ko, paki-like na rin, ganun din po. Then ngayon kung may palpak din ako na naituro, paki-comment na rin po para at least alam po kung ano po yung dapat kong improve. At yun lang po. Maraming salamat.